guys. So ngayon naman guys ay gagawa ako ng atsara. Pero hindi ito para sa amin, ito ay order sa akin. So akin lang i-share kung paano ko siya gawin. So order to siya sa akin ng aming kakilala dito. So ang kailangan ko lang ay dalawang papaya ang gagawin ko. At dalawang carrots din. At saka bawang, sibuyas, at luya. At itong yan, bell pepper. Yan, ito maanghang to eh, na bell pepper. Hot pepper to. At yung jar niya na paglalakyan ko. So, kailangan ko ng suka at saka asukal. Guys, kailangan ko nga palang maglagay nito kasi order to eh. Ayaw kong malagyan ng buhok. Baka mamaya isauli nila sa akin pag may buhok. So, kailangan kong balutin ang buhok ko para sure ako na walang magre-reklamo at mamaya ay madelikado pa ako. So, kaya nakabalot ang buhok ko para hindi malaglag. So, ayan, natapos ko ng kuskusin. Yan, tapos ko ng kuskusin. So, set aside ko muna dahil akin yan mamayang tatanggalan ng juice. Pipigain ko yan mamaya. At ito na ang papaya na kuskus ko na rin. Yan. Kuskus ko na rin yung papaya at akin rin yan pipigain mamaya. So, set aside muna sila habang hinihiwa ko yung luya at saka sibuyas. So, itong sibuyas guys, kailangan ko rin itong pipigain. So, akin itong ihahalo dyan sa mga dapat kong pipigaan. So, ang hindi ko pipigaan ay ang luya at itong green bell pepper. Hindi ko yan siya pipigaan dahil maanghang yan sa kamay. Mamaya, maano pa sa kamay ko. So, garlic at saka itong luya at saka itong bell pepper ay hindi ko siya pipigaan. So, ayan guys, maglalagay na ako ng, magagawa na ako ng sirok para sa aking atsara. So, kailangan ko ng suka. So, ito ang suka na puti. Ayan, suka na puti ito. Kailangan ko ng isang tasa, dalawa. Kailangan ko ng tatlong tasang sukang puti. Yan ang aking syrup sa aking atsara. So, kailangan ko yan. At, kailangan ko na... Okay. Kailangan ko ng sugar. Sa panahon ito, kailangan ko na ng sugar na puti. So, pala puti na naman ang kailangan ko. Hindi na yung brown. Kasi, baka sagwa ng kulay ko brown. So, kailangan naman ito ay puting asukal. So, ngayon, gagamit ako ng dalawang asukal na puti. Ayan. At, akin silang gawing zero dito. Pakuluan ko sila kasama ang suka at ang asukal. Ayan. Ayan na. Ayan. So, hihintayin kong kumulo at haluin at maging syrup guys. So, ganyan muna. Takpan muna natin sila at hayaan natin muna silang lumapot. So, yan na tinatawag na syrup guys. So, ito na guys. Napigaan ko na siya. Hindi siya luto ha. Pinigaan ko siya yung papaya, carrots, at saka yung sibuyas. Napigaan na yan. Tingnan nyo guys oh. Ito ang nakuha kong sabaw. Tingnan nyo kung gaano karaming sabaw na nakuha ko. Siguro mga isang tasa din siya. So, kung hindi mo siya pipigaan, ganito siya. O magtutubig siya. Tingnan mo, napakadaming juice. So, kailangan natin pigaan. So, ngayon, ibubuti ko na siya. Ilalagay ko na siya sa buti na hindi siya luto. No need to cook. Okay? So, ang atsara, ang ito naman kasi mga sangkap nito ay pwede mong kainin na hilaw. Kaya, hindi mo na siya kailangang lutuin pa. Ayan. So, lagay sa buti. Ayan. At,
Lagyan ng akin iniisa-isa ko paglagay para mahalo eh. Ay, mamaya hindi ko na pala nadampot yung mga kailangan ko talagang ilalagay dito. So, yan. Yan. Ito naman ang green pepper. So, pero manghang yan. Yan. Kaya, maingat ako guys na kailangan ko talaga magtakip ng buhok eh. Mamaya, malagyan pa ng buhok to. Mabuti kung kami lang ang kakain, walang problema. Pero order kasi so, order sa akin to eh. Nakahiya pag may buhok, diba? Sabihin, napakabastos ko naman pala. At may kasama pang buhok yung aking gawa. At hindi na sila uulit mag-order sa akin, diba? Hindi na, kasi sabihin eh, bastos yung pagkagawa. Ayan. So, ganyan lang. Kailangan lang may decoration ng konti. Ayan, decoration. So, wag mo punuin guys masyado. Hindi ko pinupuno kasi kailangan ko ng space dahil ang juice mamaya, ang syrup mamaya ilalagay ko pa dito. So, wag lang masyadong puno. Ganyan lang. Ganyan lang sa bunganga niya kasi ang sauce pa mamaya. So, ito guys. Ayan. Tatlong bote na yan. Ayan. Tamang-tama lang talaga sa tatlong bote. So, ito. Naluto ko na ang kanyang yung suka at saka yung asukal. So, luto na siya. So, pwede na natin siyang sabaw dito. Ilagay na natin sa bote. Ayan. Isa-isa lagyan natin. Lagyan natin isa-isa. Yan guys, lagyan natin isa-isa ng sabaw para siya ay umasim. Yan. Okay. Kailangan pantay-pantay sila. Where are you? Okay. Diyan. At pantay-pantay. Yan. Yan. So, ganyan guys. Oh, yan. So, oh, ayan na. So, puno na siya. Ay, hindi naman siya masyadong papunuan sa sauce. Oh, hanggang dito siya. So, hanggang 3/4, diba? Hanggang 3/4 yung kanyang sabaw. I mean, yung syrup na yung suka at saka yung asukal. So, ngayon, lalagyan na natin ng lid. Isa-isa. Lagyan ng lid. Yan. Isa-isang lagyan ng lid. At atin na siyang tatakpan. Yan. Tatakpan na natin siya guys at dahil ito sa hilaw siya, pwede natin siyang kainin sa sunod na araw, ganyan. Pero magtatagal siya at hindi siya mukhang lata pagka hindi mo siya niluto. So hindi siya lata guys, hindi siya lata, ganyan. So ngayon, hindi lang dito nagtatapos guys, procedure pa ito, kaya hindi pa ito tapos, okay? Hindi porkit na ganito na itapos na, no, hindi. Kailangan ko pa ng isang last na proseso nito. So, ito, ganyan na siya. So, last proseso nito ay aking isi-share sa inyo kung paano. So, ayan guys, bago ako magtapos sa aking atsara, may last proseso pa ito. So, ito ngayon, ay nagpakulo ako ng tubig dito sa malaking kaserola, nagpakulo ako ng tubig dyan at aking ihuhulog ang bote sa pinakulo kong tubig. Akin siyang pakukuloan ng mga 10 minutes lang, hindi naman masyadong matagal yan. Pakuloan ko siya ng mga 10 minutes at yan na ang huli at palalamigin. At kung gusto natin kainin next week or yung asawa ko hindi makahintay eh, pagkasunod na araw, inakain na niya. So, pakukuluan ko siya, ayan. Ayan na siya, oh. Ayan.
Yan. Okay. Pakupuluan ko siya. Ang purpose naman ng pagpakulo ko, guys, para yung cell niya dito ay mas humigpit. So, yan ang purpose ng pagpakulo ko. Kaya pinakuluan ko siya para yung cell niya dito ay humigpit siya talaga. So, pakuluan ko siya ng 10 minutes. Okay? Bye, guys. Sana i-subscribe doon naman ang video ko. Thank you. Pabo.